Sa simula nga ng chapter na to, fam, may matatanaw natin ang isla ng Egged mula sa karagatan, habang patuloy naman ang paglalayag ng barko ng Giant Warrior Pirates sa Thousand Sunny Nostro Huts, papalayo sa Tenaguri ang Future Island. Kahit nga mula sa malayo ay kitang-kita pa din natin ang nagtataas ang alab ng apoy, dahil sa malaking sunog na lumalaman ngayon sa buong isla, na siyang resulta ng matinding labanan na naganap dito sa pagitan ng grupo ng Straw Hats at Giants, laban sa pinagsamong persa ng pinakamalaking Buster Call ng Marines at mga alimo na miyembro ng Gorosei. Nakakapagtaka naman, fam, na tila ba wala na ngayong pumipigil sa pagtakas ng kampo ni na Luffy, na yung napakadaming barkong pandigma ng Marines na nakapalibot niyon sa isla, na kayang-kayang makahabol sa barko ng mga pirata. Sa sumunod na panel naman ay nasagot kagad ang ating katanungan, dahil dito ay makikita natin na kaya pala hindi na hinahabol ng mga battleship ng Marines si na Luffy, ay dahil nakatulog na pala ang lahat ng mga tripulante ng mga naglalakihang barko, pati na din ang lahat ng mga sundalong Marines na lula nito. Mukhang wala talagang sinabi ang world government sa pambihirang lakas ni Joy Boy, fam, at walang magiging epekto sa kanyang pagsugod ng malaking batalyon ng Marines, dahil patutulugin lang niya ang mga ito sa pamamagitan ng isang malakas na atake gamit ang kanyang haki. Ang matindi pa dyan, fam, ay hindi lang palang mamapangkaraniwang sundalo ng Marines ang napatulong ng napakalakas na kinsaki ni Joy Boy, dahil pati palang mga Marines na may matitas na ranggo katulad ng Vice Admiral, ay nawalan din ng malay dahil sa tindi ng Conqueror's Haki nito. Hamang mahimbing naman sa pagkakatulog ang mga Marines, ay pilit nga silang ginigising ng Lunarian Snake Princess Claw na si Asnake, at sinasabihan ng mga ito na abulay ng grupo ni Straw Hat bago pa sila tuluyang makatakas. At dahil nga, fam, nakakulong pa din si Cypress and Bubble ang mga Seraphim na ito, ay hindi pa din nila magamit ang kanilang lakas at Devil Fruit abilities, kaya hindi sila makagawa ng anumang option para matugis ang mga pirata. Sa puntong ito ay pinakita naman ang sitwasyon sa barko ng mga Giants, kung saan makikita natin ang isa sa mga crew ng Giant Warrior Pirates, nakasalupoyang sinisilip ang Egghead mula sa isang telescope. Dito, fam, ay tila bagulat na gulat na ipinalitan ito sa kanyang mga kapitan, na nawalan ng malay ang lahat ng Marines dahil sa napakalakas ng Conqueror's Haki na pinakawalan ng Iron Giant. Manghaw-mangha naman ang kapwa Giant Captain si Sinandori at Brogy, na napatanong kung mas malakas pa no pa ang haki na yon kumpara sa tinatanglay na haki ni Ranger Shanks. Sinabi din ito na mabuti na lang daw at hindi silang pinuntirya ng pambihirang King's Haki na pinakawala ng Iron Giant, kaya hindi sila nawala ng malay kagaya ng mga Marines. Sa dulo naman ng eksenang ito ay makikita natin si Luffy na masayang tinatanaw ang isla ng Egghead, at sa pagkakataong ito ay pinyong sumigaw ng malakas si Luffy at pinasalamatan ng Iron Giant dahil sa ginawa nitong pangtulong sa kanila. Hindi naman nakasagot ang ancient robot na si Emmett, dahil tila nawala na ito ng buhay pagkatapos itong maalala sa nakaraang chapter ang naging pag-uusap nila ni Joy Boy. Wala namang kamalay-malay si Luffy na hindi na pala naririnig na yon ng Iron Giant ang kanyang pasasalamat dito. Sana lang, fam, sa hinaharap ay makagawa pa ng paraan ng isa sa natitirang backup ang clone na si Lilith para makumpuni at muling maayos ang nagkasira-sirang katawan ng Iron Giant. At sa oras na makita na ulit sila ni Luffy, ay muli sana niyang mapatakbo ang natutulog na kaisipan ni Emmett at muli itong mabigyan ng enerhiya at buhay sa pamamagitan ng ritmo ng Drums of Liberation na nagmumula nga sa bawat tibok ng kanyang puso. Kapansin-pansin din pala sa itsenang to, fam, na tila ba nawala na din sa baybayin ng islang Gorosei na si Saint Saturn na sa nakaraang chapter ay nakita pa nating nakatayo sa harapan ni Emmett. Pagkatapos naman yan ay inanunsyo na ng dalawang Giant Captains na habang natutulog pa ang mga Marines ay kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon para tuluyan ang makatakas at makapadlayan papalayo sa Egghead. Kagad namang ikinatuwa ng buong crew ng Giant Warrior Pirates ang naging anunsyo ng kanilang dalawang kapitan at mabilis na sinanod ang utas ng mga ito.
At sa isang ang napaka-astig na double pitch bomb, ay sabay-sabay na sinikaw ng mga Giants na maglalayag na sila ngayon patungo sa Elbaf. Dito'y makikita natin ang tambuhalang barko ng Giant Wire Pirates katabi ang Thousand Sunny ng Straw Hats na magkasabay na naglalayag sa karagatan at unti-unti nang lumalayo sa nasusunog na isla ng Egghead. Mabuti na lang talaga at tumating ang crew ng mga Giants para sunduin si na Luffy. Dahil kung hindi, talagang hindi natin alam kung paano magagawa ng buong Straw Hat crew na matakasin ang pinakamalaking Buster Call na naganap sa kasaysayan. Isama pa natin dyan ang limang halimaw at pinakamalalakas na individual sa world government na Five Elder Planets. Sa sumunod na panel naman fami, makikita natin si Bonnie na mayon ay mahimbing na natutulog kapiling ang kanyang mahal na ama na si Kuma. Malayo naman ang tingin ni Zoro at bigla na lang itong napabuntong hininga at para bang may malalim itong iniisip. Napaluha naman sa sobrang galak si Usopp habang sinasalubong ng yakap ang dalawang giant captains at sa dulo nito ay makikita natin na nauubusan na sa wakas ng enerhiya ang Gear 5 form ni Luffy at nairin na kahiga na ito sa kandungan ni Nami. Habang nagre-recover nga si Luffy ng kanyang lakas fam, ay mananatili muna ito sa kanyang matandang form ng sandaling panahon. Sunod naman nating makikita si Sanji, na mayon ay kasalukuyang pinagmamasdan ng walang buhay na katawan ni Dr. Vegapunk. Magaman wala namang buhay itong si Dr. Vegapunk fam, ay tila ba kinakausap pa din ito ngayon ni Sanji? Dito ay tinanong ni Sanji kung pinlanan daw ba ni Dr. Vegapunk ang lahat ng mga naganap sa Egghead. Tinanong din ni Sanji kung kasama daw ba sa plano nito ang kanyang pagkamatay sa isla at kung ito daw ba talaga ang gusto niyang mamiyari. Nabanggit din dito ni Sanji ang tungkol sa naging mensahe sa kanya ni Dr. Vegapunk mago ito tuluyang nawala ng hininga at kung paanong hindi niya matansya kung seryoso ba si Dr. Vegapunk sa mga binitawan nitong huling salita. Mago naman ang opisyal ng pagtatapos ng Egghead Arc ay isang flashback muna ang ating masasaksihan kung saan malalaman natin kung paano nga ba nagsimula ang makasaysayang pangyayari na yumanig sa buong mundo na nakilala ng lahat bilang The Egghead Incident. Ang flashback na ito fam ay naganap 2 linggo mula sa kasalukuyang panuhan sa storya. Dito nga'y maririnig natin sa isang laboratorio sa Labo Face ang tinig ng Vegapunk na si Shaka ay iniuulat ang tungkol sa nakita niyang abnormalidad sa biglaang pangbabago ng particle density at neutron flux sa power station ng Egghead. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin na si Dr. Vegapunk pala at ang isa pang clone ito na si Pythagoras ang siyang pinagsabihan ni Shaka tungkol sa napang-alaman niyang irregularidad sa kanilang planta. Sinabi dito ni Shaka na dapat naway kakaunting enerhiya lang ang makokonsumo ng mga Seraphim. Subalit ayon niya sa kanyang nadiskubreng anomalya sa energy station, eh bigla na lang daw tumaas ang nawawalang enerhiya dito. Pagkasabi nito ni Shaka ay may bigla namang napansin si Pythagoras na mayon ay sinasabing ang irregularidad daw na ito na iniulat sa kanila ngayon ni Shaka ay iba sa nauna na nilang naitalang record ng regular na enerhiyang nakokonsumo ng energy station. Sinang-ayunan naman ni Dr. Vegapunk ang naging obserbasyon na ito ni Pythagoras at sinabing wala naman daw naging pangpabago sa takbo ng power station kaya talaga naman daw may kakaiba sa bagong datos na ito na nakolekta ni Shaka. Dahil naman sa mga komentong ito ni na Dr. Vegapunk at Pythagoras ay napuntanto ni Shaka na ang kanyang nadiskubreng abnormalidad na siyang umbiglang pagtaas ng nakukonsumong enerhiya ay nagpapakita na merong nagnakaw ng bahagi ng Mother Flame. Sinabi ni Shaka na ang lahat ng mga nakatalang records tungkol sa nakukonsumong enerhiya sa power station ay maingat na pinago upang walang makapansin dito at upang mapagtakpan ang naganap na pagninakaw. At ang natatanging individual daw na may kakayang makagawa nito ay walang iba kundi isa sa kanila na mga Vegapunk clones. Sinabi ni Shaka na nakakalungkot man daw sabihin ay silang tatlo lang nina Dr. Vegapunk at Pythagoras ang siyang may konkretong patunay na hindi silang gumawa ng krimen.
Ibig sabihin ito ay ang natitirang apat na backup ang clones sa sina Lilith, Atlas, Edison at York, ang siyang maaring salarin sa pagbabago ng records at pagnanakaw sa bahagi ng Mother Flame. Sa simunad na panel naman Fami, nagpatuloy ang pag-uusap ni na Dr. Vegapunk at ng dalawa sa mga clones nito na sina Shaka at Pythagoras. Dito ay napag-usapan nila na hindi lang pala isang maliit na parte, kundi isang malaking bahagi ng enerhiya mula sa Mother Flame ang ninakaw ng salarin. Dahil dito ay napagdesisyon na ng tatlong ito na bantayan ng mabuti ang bawat kilos ng natitirang apat na Vegapunk clones. Lalong-lalo rin daw si Lilith na itinuturing ni Dr. Vegapunk na kanilang pangunahing suspect. Kamisa pa daw mahalagang hakbang na kailangan nilang gawin ay ang pag-offline ng kanilang memorya upang hindi ito maikonekta at mai-upload sa Punk Records. Sa parang ito daw nila may tatago sa salarin na nabisa na nilang ginawa nitong pagtatry daw sa kanila at pagnanakaw sa bahagi ng Mother Flame. Pagkatapos yan Fami, isang linggo ang lumipas kung saan nakumpirma na sa wakas ni Pythagoras kung sino ba talaga ang totoong may sala. Sinabi dito ni Pythagoras na si York pala talagang siyang nandaya sa kanilang records at ang nagsikawa ng naganap na pagnanakaw sa Ancient Energy Source. Gulat naman si na Dr. Vegapunk at Shaka dahil hindi sila makapaniwala na magagawa pala ni York ang ganong klase ng krimen. Dito ay dinetalye ni Pythagoras kung paano sila nalinlaw ni York. Sinabi nito na ang mga memorya na ina-upload ni York sa Punk Records ay pawang gawa-gawa lamang at kahit niya mga video footage mula sa surveillance ng Denmushi na nasa lugar ng pinangyarihan ng krimen ay puro peke at edited ng lahat. Ito daw ang ginamit na paraan ni York para sila ay mapaniwala na wala siyang ginagawang pandaraya. Dito naman Fami, hindi pa din maunawaan ni Dr. Vegapunk kung ano kaya ang posibleng dahilan ni York para gawin ang lahat ng ito. Kasabay naman ito ay ang pagkakonsensya ni Dr. Vegapunk sa kanyang sarili dahil napagpintaman niya si Lilith bilang salarin at inakalang itong siyang gumawa ng nasabing krimen. Pagkatapos yan Fami, may bago namang ebidensya na nantuklasan si Shaka. Napagkalaman dito ni Shaka na meron palang gumamit sa isa sa mga weapon ay CBs na walang authorization na nanggagaling sa kanila. Pagkatapos nito ay may nakita din si Pythagoras na isang tanda na may gumamit ng isang white transponder snail na siyang nagkubli ng ilang naganap na pagtawag sa hindi pa nakukumpirmang lokasyon. Gagad na muna kagawa ng paraan si Dr. Vegapunk para ma-recover ang malalim na tawag nito sa pamamagitan ng pagkolekta ng datos mula sa kanilang long distance ng Denmushi. Kapansin-pansin dito Fab na nagsisimula ng magalit ang dating kalmadong si Dr. Vegapunk dahil sa nandidiskubre nilang mga panluloko na ginagawa sa kanila ni York. Maririnig nga natin sa recording ng tawag na ito na narecover ni Dr. Vegapunk ang naging pag-uusap sa pagitan ni York at ng Five Elders sa Marichwa. At dito na nakumpirma ni ng Dr. Vegapunk na pinagtapat pala ni York sa Gorosei ang ginagawa nilang pansasaliksik tungkol sa Void Century na siyang ang mahigpit na pinagbabawal ng World Government. Dahil dito ay naintindihan na ni Dr. Vegapunk kung bakit napapanalas ang pagbisita ng Cypher Paul sa Egghead upang magsagawa ng investigasyon. Dito fa may gulat na gulat niya ang tatlo dahil hindi nila lubos maisip na magagawa pala ni York na tumawag ng direkta sa Gorosei at ikanta ang kanilang pag-aaral tungkol sa tinagong kasaysayan ng mundo. Isang araw naman pagkatapos nilang malaman na si York ang nag-traitor sa kanila, ay din naman naganap ang biglang pangkawala ng buong Lilusha Kingdom. At sa kabila nga ng malaking misteryong ito at pagiging malabo ng mga detalye, ay malaki na kagad ang hinala ni Dr. Vegapunk na hindi lang basta-basta nawala ang Lilusha Kingdom kaya tinuturing niya ang trehedyong ito bilang isang matibay na pangitain sa maaring kahinat na nilang mga Vegapunk sa inaharap. Dahil dito ay natasan ni Dr. Vegapunk si Pythagoras na bantayan ang pagtaas ng level ng tubig ng karagatan sa buong mundo
pati na din ang anumang komunikasyon na magmumula sa egghead. Tinanong naman ni Shaka si Dr. Vega Pang kung may kinalaman to ba ang pagkawala ng ludo siya sa nangyaring insidente ng pagnanakaw sa isang parte ng Mother Flame. Sumagot naman si Dr. Vega Pang at sinabing natitiyak na niya mayon na ginamit ni York ang isa sa mga CB's weapon upang magtala ng nawawalang bahagi ng Mother Flame at maihati dito papunta sa Five Elders sa Marishwa. Sa puntong itinanga, kinumpirma ni Dr. Vega Pang ang kanyang konklusyon na ang World Government ay kasalukuyang kumokontrol sa isa sa mga ancient weapons. Sinabi ni Dr. Vega Pang na ginamit ng World Government ang bahagi ng Mother Flame na pinadala sa kanila ni York upang magbigay enerhiya sa ancient weapon na siya namang responsable sa misteryosong pagkawala ng Lulusha Kingdom. Ang mas nakakakilabot pa nga daw dito, fam, ay hindi pa nila nasasaksihan kung ano pa talaga ang totoong magiging epekto kapag ginamit ang isang ancient weapon sa panahong to. Dagdag pa ni Dr. Vega Pang tayo pagkaman alam niya ang katotohanan sa likod ng naganap na trahedya sa Lulusha at sa nakaambang malaking delubyo na kakaharapin ang buong mundo, ay wala siyang magawa para may pagtapat sa lahat ang katotohanan kanyang nalalaman. Dito na mainamin ni Dr. Vega Pang na kasalanan niya ang lahat ng ito. Bahal isa lamang daw hiba mo magpapahintulot na pangharian ng greed o kasakiman ng kanyang sarili. Subalit sa kabilang nun, ay kinamit pa niya mismo ang masamang katangian na ito ng tao para magsilbing personalidad ng isa sa kanyang mga clones. Pagkatapos yan, fam, ay pinag-usapan naman ni na Dr. Vega Pang, Shaka, at Pythagoras kung kailangan pa ba nilang kumprontahin at tulihin si York sa oras na to. Ngayong alam na nilang si York talaga ang nasa likod ng pagnanakaw ng parte ng Mother Theme at pampumunyang sa World Government ng kanyang lihim na pag-aaral sa totoong kasaysayan ng mundo. Iniisip kasi ni na Shaka at Pythagoras na maaari nilang huliin si York upang hindi na ito makapandulot pa ng mas malaking problema sa kanila. Sumagot naman si Dr. Vega Pang at sinabing huli na daw ang lahat. Dahil naman daw ang layunin ni York ay siguradong nakadakda ng kanilang magiging kapalaran sapagkat ang sino man daw na may nalalaman tungkol sa Void Century ay siguradong tatapusin ng World Government. Isa pa ay nalaman na ng World Government ang potensyal na ahalagahan sa kanila ni York sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa kanila ng isang parte ng Mother Flame. Sinabi ni Dr. Vega Pang na ang pinakamagandang magagawa na lang daw nila ngayon ay samantalahin ang pagtitiwala ng World Government kay York at gamitin ang tiwalang ito upang matukoy kung ano ba talagang pinaplana ng mga ito sa ancient power source. Sa ganitong paraan ay makakagawa daw sila ng hakbang para mapigilan o kahit mabawasan man lang ang pinsalang may dudulat ng panggamit ng World Government sa hawak nilang ancient weapon. Basin dito, fam, ay makukumpirma na natin na ang Uranus nga ang ancient weapon na kinokontrol ngayon ng World Government. Nalalam naman natin na ang Poseidon ay nasa Fishman Island at nabubuhay sa katauhan ni Princess Shirahoshi ng Ryugu Kingdom, habang ang Pluto naman ay kasalukuyang nakatago sa Wano at nasa ilalim ng pamamalanga ni Kuzuki Momonosuke at ng Scabbards. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay minungkahi ni Shaka kay Dr. Vega Pang na maaari pa silang makaligtas kung mag-uumpisa na silang tumakas ngayon. Inatasa naman ni Dr. Vega Pang ang kanyang mga kasama na maghanda ng barko na magdadala sa kanilang mamatauhan papalayo sa Egghead. Sinabi ni Dr. Vega Pang na may chance na pang makatakas ang mga ito. Sumalit sa kasamang palad ay imposible na daw para sa kanilang mga Vega Pangs ang tumakbo at magtago. Ipiniliwanan dito ni Dr. Vega Pang na sa mga oras nito ay may nailabas ng utos para sa lahat ng sandataang lakas ng Marines at sa buong parsa ng Cypher Pole at ito ay ang pagtugis at pagtapos sa buhay ng lahat ng Vega Pangs maniban kay York, kaya naman siguradong hindi titigil ang mamito hanggat hindi nila naisasagawa ang kanilang misyon. Dahil daw dito ay wala nang saysay na sila ito makas pa dahil mababaliwala lang ang lahat ng kanilang ginawang pangsasaliksik ng katotohanan
kung basta na lamang sila mamamatay. Pero kahit ganun daw ay sinabi ni Dr. Vika Pang na sa kabila ng kanilang alang-aling sitwasyon ay hindi sila dapat mawala ng pang-asa dahil hindi tulad ng O'Hara ay meron ng makabagong teknolohiya at mga pasilidad na umiiral ngayon sa Enhed na pwede nilang gamitin upang mapalawak ang maabot ng kanilang tinig na siya namang magsisiwalat ng katotohanan sa buong mundo. Dito ay tinanong ni Dr. Vika Pang kung ano daw pa talaga ang world government at bakit tila habang lalong lumalalim ang kanyang pagsasaniksik ay mas tumindilim at mas nakakakilabot ang mamabagi na kanyang natutuklasan tungkol dito. Kaya naman daw kung mamamatay din lang naman si Dr. Vika Pang ay sisiguraduhin niyang hindi ito mawawala ng saysay at magiging makabuluhan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Grabe fam, kaya naman pala parehong nagsakripisyo ng kanilang mga sarili sina Atlas at Edison ay dahil nakuha nilang katangiang ito kay Dr. Vika Pang. Pagkatapos namang magsalita ni Dr. Vika Pang ay humini ito ng tawa at kinasyaka at Pythagoras na nandamay pa sila sa malaking kanguluhan ito. Sumagot naman ang dalawa at sinabing ano daw ba ang pinagsasasabi nito si Dr. Vika Pang. Hindi naman daw nito kailangan humiin ang pumanhin sa kanila. Dahil silang dalawa ay kapareho lang din ito na isang Vika Pang at pare-pareho lang naman sila nung naging desisyon tungkol sa pansasakripisyo ng kanilang mga sarili. Ayan fam, magkakapareho pala talagang mararangal ang mga Vika Pangs, baliba na lang talaga kay York dahil natin sigurong grido kasakiman ng personalidad na umiira sa kanya. Sa sumunat na panel ay muli namang nagsalita sina Shaq at Pythagoras at sinabing ang tanong na lang na kailangan nilang sagutin ngayon ay kung papala daw pa nila magagamit ang kanilang kamatayan para maabot ang kanilang layunin. Mabilis namang sumang-ayon si Dr. Vika Pang na para bang sinasabing kahit pagkatapos nilang malugutan ng hininga ay hindi pa rin sila tuluyang mamamatay dahil patuloy na iiral ang kanilang ideolohiya at legasiya. At ito ay sa pamamagitan ng pagsisiwalat nila ng katotohanan sa buong mundo at pamamahagi nila sa mga tao ng kanilang mga natuklasang mga itinagong bihim ng world government tungkol sa 5th century at ancient kingdom. Pagkatapos yan fa, may meron namang naging isa pang pahabol si Dr. Vika Pang at sinabi niyang may isang mahalagang impensyon pa daw sila sa Egghead na kailangang maprotektahan at ito ay ang planta na gumagawa ng artipisyal na island clouds. Sinabi ni Dr. Vika Pang ng imbensyon na ito ang magiging susi kung paano makakaligtas ang sangkatauhan sa oras na maganap na ang nakaampang paglubob ng lahat ng mga kontinente sa ilalim ng karagatan. Hamang sinasabi naman ito ni Dr. Vika Pang, e makikita natin ang mismong planta ng artipisyal na island clouds kung saan huli naman natin nakita si Edison. Sa sumunod na panel fa, may lumipas na nga ang mga araw kung saan makikita natin ginagawa na ni Dr. Vika Pang ang mga preparasyon para sa kanilang planong pag-counter-attack sa isa sa gawang pagsalakay ng persa ng world government sa isla ng Egghead. Dito ay saptong dumating si York hamang nilalagay ni Dr. Vika Pang sa loob ng Iron Giant ang Haishin Denden Mushi na siyang mangko-broadcast sa buong mundo ng kanilang mga ilalahad na katotohanan tungkol sa 8th century. Pagkarating nga ni York ay kagad nitong tinanong kung anong ginagawa ni Dr. Vika Pang sa Iron Giant. Mabuti na lang fam at mabilis na nakiisip nung palusot si Dr. Vika Pang at sinabing katulad daw ng ginagawa niya dati pa ay sinusubukan niyang gamitin ang enerhiya mula sa Mother Flame para muling mapatakbo ang ancient robot. Sinabi ni Dr. Vika Pang na tinitingnan niya kung nagpuwa na ba ang kanilang mga eksperimento na perpektahin ang teknolohiya ng Mother Flame upang makapagpalabas ito ng hindi nauumbas na enerhiya. Sumagot naman si York at sinabing sana nga na ay maperpekto na nilang Mother Flame. Sumang-ayon din naman si Dr. Vika Pang kay York, subalit sa kanyang isipan ay hinihiling niya talaga na sana'y huwag nilang maperpekto ang Mother Flame dahil alam niya na ibibigay lang ito ni York sa world government.
Pagkatapos yan, fam, ay lamibas na muli ang ilan pang mga araw, at dito ay nagdesisyon na si ni Dr. Vegapunk, Shaka, at Pythagoras, may record ang mga malalaking revelasyong kanilang ilalahad sa emergency broadcast. Ito na, mga fam, yung parehong eksena na nasoksihan natin nung nagsimulang ma-broadcast sa buong mundo ang emergency broadcast si Dr. Vegapunk. Kaya pala si Shaka at Pythagoras lang ang kasama sa recording ng emergency broadcast, dahil sila lang pala ang kasama ni Dr. Vegapunk na nakakaalam ng ginawang pagtatraidor ni York. Sa sumunod na panel naman, fam, ay nagsimula na lang i-record ni na Dr. Vegapunk ang kanilang mensahe, at pagkatapos nito ay makikita na natin ang tatlo sa itaas na bahagi ng Iron Giant na pinag-uusapan kung paano magugulat ang lahat ng makakarinig ng manalihim na matagal ng tinago ng world government. Gayon paman daw ay ito ang katotohanan, at ang lahat ng mga tao ay may karapatang marinig ang lahat ng ito. Kasabay naman yan, fam, ay makikita natin ang pagpoprogram ni Dr. Vegapunk sa Haishin Danden Mushi. May broadcast ang kanyang mensahe sa buong mundo. Sa oras na tumigil na sa pagtipok ang kanyang puso. At ganun naman ang nangyari, fam. At sa puntong tinapos na ni Admiral Kizaru ang buhay ni Dr. Vegapunk, ay tsaka naman narinig ng lahat ang malalaking pasabog na inilahad ng emergency broadcast ng world's greatest scientist. Pagkatapos namang makumpleto ng mga preparasyon para sa counterattack na pinlano ni na Dr. Vegapunk, ay nagpasya sila ng burahin ang kanilang mga alaala ng mga kaganapan itong huling dalawang linggo. Kita daw ang tanging paraan upang maitago nila kay York ang lahat ng kanilang ginawang paghahanda, nang sa diyon ay hindi maadlangan ng world government ang matinding dagok na paparating sa kanila. Ayon din niya kay Dr. Vegapunk ay halos perpekto na daw ang planin nilang ito. Yun nga lang ay mawawala sa kanilang isipan ng mahalagang mga bagay, katulad ng pagtatraitor sa kanila ni York at ng pagnanako nito sa Mother Flame, pati na din ang malaking panganib sa kanilang buhay, dahil nakatakda na silang tapusin ng world government. At sa oras nga na maganap na ang mga bagay nito, ay tiyak na magugulat sila sa mga nakakapiglang pangyayari at muli nilang mararamdaman ang matinding takot na sa puntong yon ay hindi nila alam na malalagay pala sa alanganin ng kanilang buhay. Subalit sa kabila ng lahat ng mga paparating na pagsubok na ito, ay wala na silang dapat talalahanin pa dahil nailatag na nila ang lahat ng mga preparasyon na kailangang gawin. At sa oras nga na dumating na ang kanilang nakatadhanong katapusan, ay ito naman mismo ang hudyat ng kanilang tiyak na pagtatagumpay. Grabe, fam, ang ganda pala talaga ng plano ni Dr. Vegapunk. Bali, isipin nga naman ng world government na kailangan lang nilang tapusin si Dr. Vegapunk para mapigilan ito sa paglalahad ng kanyang nalalaman sa buong mundo. Subalit walang kamalay-malay si Name sa matang Five Elders na ang kanila palang gagawin na pagtapos sa buhay ni Dr. Vegapunk ay ang mismong magiging mitya kung paano maihayag sa buong mundo ang pilit nilang tinatagong katotohanan. Pagkatapos naman, fam, na mabura ng huling dalawang linggo ng kanilang memorya, ay makikita nating naguluhan si na Dr. Vegapunk, Shaka, at Pythagoras kung anong ginagawa nila sa loob ng Memory Mass Research Lab. Sa puntong ito naman ay may natatpuan si Dr. Vegapunk na isang diham na naglalaman ng mensahe na kanyang isinulat bago naganap ang pambura sa kanilang mga alaala. Sinabi sa liham na ito na mapapansin nila na ang mga pangyayari sa huling linggo ng kanilang buhay ay nawawala sa kanilang alaala. Sinabi din dito ang tungkol sa mga kaguluhang magaganap sa Egghead na siguradong ikakagulantang nila, subalit may ilang bagay siyang ibabahagi sa kanila. Una ay alam na ng world government ang ginagawa nilang pag-aaral tungkol sa White Century. Pagkabasa ng fam ni Dr. Vegapunk sa parte ng liham na ito ay kagad siyang nataranta. Balalam niyang hindi pa palampasin ng world government ang malaking krimen na ito na kanyang ginawa laban sa kanila. At tiyak na manganguhulugan ito ng kanyang katapusan.
Sa pagpapatuloy naman ng liha, may nabasa dito ni Dr. Vega Punk ang ikalawang bagay na binahagi sa kanila ng kanyang sarili bago naganap ang pagbura ng kanilang memorya. At ito nga ay nagsasabing nagawa na nila ang lahat ng kinakailangang preparasyon para may sakatuparan ng perpektong plano. Sinabi sa liham na magtiwala lang si Dr. Vega Punk sa kanyang nabuong plano at salubungin ng masaya ang kanyang kamatayan. Pagkabasa naman ito ni Dr. Vega Punk ay lalo pa siyang nagpanik at nagdalawang isip kung sinulat ba talaga ito ng kanyang sarili para sa kanya. Sa sumunod na panel ay masasaksihan naman natin ang mga pangyayari sa simula ng Egghead Arc sa perspektiba ni Dr. Vega Punk. Dito pa may makikita na nga natin na nakarating sa kanya ang magkakasunod na ulat ng pagdating ng crew ng isa sa mga Emperor of the Sea na si Straw Hat Luffy sa Egghead, kasamang isa sa Worst Generation na si Jewelry Bunny. Kasunod naman ito ay ang ulat na papalapit na din sa islang grupo ng CP0 na pinamumunahan ni Rob Lucci. At pagkatapos nito ay ang ulat ng pagdating ng batalyon ng mga marine battleships ay nakapalibot na ngayon sa Egghead. At ang pinakamatente dito ay ang pagsama ni na Admiral Kizaru at ng isa sa Five Elders na si Saint Saturn sa persa ng batalyon ng marines na lulusob sa isla. Hindi lang pala sobrang talino, fam, dahil sobra din palang taglay na tapang ni Dr. Vega Punk para harapin niyang lahat ng nakakapanghinang mga pangyayaring ito. Pagkatapos naman yan ay makikita natin ang naging interruption sa pagitan ni na Dr. Vega Punk at Sanji na naganap sa gitna ng mga kaguluhan na nangyari sa Egghead. Dito na nga pinarating ni Dr. Vega Punk kay Sanji na hindi na siya kailaman pang iligtas ng Straw Hats at mas gugustuhin niyang manatili na lamang sa isla. Sinabi dito ni Dr. Vega Punk na huwag na siyang alalahanin pa ni Sanji dahil ang kailangan itong unahin ay yung pagliligtas kay Bonnie. Galit namang tinanong ni Sanji si Dr. Vega Punk kung gusto na ba nitong mamatay at kung gusto ba nitong magpaiwan sa Egghead sa gitna nung nagaganap ng Buster Call sa isla. Pagkasabi nito ni Sanji ay sumugot naman si Dr. Vega Punk at sinabing hindi naman daw niya talaga gustong mamatay, subalit nararamdaman niya sa kanyang sarili na mayroong mahalagang pangyayari na magaganap sa oras na mawala na siya ng buhay. Sumugot naman si Sanji at sinabing hindi nila maaring basta-basta na lang iwanan si Dr. Vega Punk para mamatay, kaya gagawin nilang lahat para mailigtas ito. Makiusat naman si Dr. Vega Punk na pagbigyan siya ni Sanji at iwanan na lamang siya nito. At pagkasabi nga nito ni Dr. Vega Punk, meron pa siyang isang pahabol na mensahe at ito daw ay tungkol sa One Piece treasure. At sa isang ang nakakapaninding palahibong tagpo, fam, ay sinabi ni Dr. Vega Punk kay Sanji na gusto niyang ang Straw Hat crew ang siyang makakuha ng kayamanan ito. Habang sinasabi naman ito ni Dr. Vega Punk ay pumalik naman sa kasalukuyan ng chapter, usan makikita natin yung nagsasayang Giant Warrior Pirates kasamang ilan sa Straw Hats. Ibang klase din pala talaga ang naging sakripisyo ni Dr. Vega Punk sa arc na to, fam, at nang nga sa pinakitang huling dalawang linggo na flashback sa Egghead ay mas nonuwaan pa natin kung pala nakagawa ng napakagandang plano si Dr. Vega Punk para maisahan ng world government at marines. At katulad nga nung nabanggit natin kanina na sinabi ng editor ni Oda, ay mukhang hindi pa talaga natatapos ang mga malalaking pasabog sa Egghead Arc dahil ganitong ating makikita sa mga pasilip para sa paparating na chapter. Una nga ditong pinakita may eksena sa loob ng airship ni Big News Morgans kung saan binabalak nito na imbalita sa kanyang pahayagan ang naging pagkatalo ni Trafalgarlo at ng kanyang crew sa kamay ni Blackbeard at ang pagkatalo din naman ng buong Kid Pirates laban kay Red Hair Shanks. Kasama din sa mga planong ibalita ni Big News Morgan ang tungkol sa mga namiyari kay Straw Hat Luffy sa Egghead. Yun nga lang ay bago pa nga tuluyang nailagay ni Morgan sa kanyang pahayagan ng mga banitang ito, ay doon naman siya saftong inaway ni Vivi na siyang nakapigil sa planong pagbabalita ni Morgans.
Pagkatapos naman ng eksenong ito ay makikita natin ang kasalukuyang Fleet Admiral ng buong Marine sa Siakaino na binumbulyawan si Admiral Kisaru sa pamamagitan ng isang Dandenmushi. Dito ay pinapagalitan ni Akainu si Kisaru dahil sa kapalpakan na ginawa nito sa Egghead. Nakakagulat naman fam ang naging tugon ni Kisaru sa tagpo nito, dahil hindi natin inaasahan na bigla na lang umiyak si Kisaru at galit na sumagot kay Akainu. Dito ay galit na tinanong ni Kisaru si Akainu kung nagawa na ba nitong pumatay ng isang matalik na kaibigan kagaya ng ginawa niya mayong pagtapos sa buhay ni Dr. Vegapunk sa Egghead. Kung hindi pa daw ay pinapunta ni Kisaru si Akainu sa Egghead at sinabing subukan to siyang patayin ito, nang sa gayon ay malaman nito ang kanyang nararamdaman. Grabe fam, makalain niyo yun? Parang unang beses lang atang mampakita ni Admiral Kisaru ng emosyon at mukhang tinatago niya lang talaga ang kanyang totoong nararamdaman. Mahirap din palang pinagtaanan nitong si Admiral Kisaru at kung alam niya lang sana na pinlano talaga ni Dr. Vegapunk na matapos ang kanyang buhay sa Egghead, ay baka mabuwasan ang kanyang nararamdamang paghihinigpis ngayon. Pagkatapos yan fa, may makikita naman natin ang Straw Hats na ngayon ay labis na nalulungkot dahil nabigo silang iligtas si Dr. Vegapunk. Mabuti na lang at nagising na si Lilith at ginarantiya sa Straw Hats na hindi sila nabigo sapagkat siya mismo ay isa ding Vegapunk at nagtagumpay silang iligtas siya sa kaguluhan sa Egghead. At bilang isang malaking pasabog naman sa dulo ng chapter ay isang misteryosong individual ang ating makikita na umiinom sa dalampasigan ng Elbaf. Magaman hindi natin makikita ang totoong itsura ng individual na ito dahil nakukubli ang katawan nito sa anino, ay talaga namang nakaka-excite ang kanyang naging mensahe. Sa pareho kasing eksena ay makikita natin ang Straw Hats na kasalukuyan ang nagdiriwang at nagsasaya kasama si Lilith habang naglalayang sila papuntang Elbaf. Habang nagaganap naman ito, ay dito natin makikita ang misteryosong individual na umiinom sa baybayin ng Elbaf na sinabi ang katagang, "Halik kayo," na para bang hinihintay na talaga niya ang pagdating ni Luffy. Grabe! Sino kaya ang misteryosong individual na yan fam? Siya na kaya ang pinakahihintay ng lahat na man marked by flames? Malaki kasi ang posibilidad na siya na nga ang individual na yun fam. Dahil ayon nga sa isang trusted source sa Japan, tamel buff part na ang huling arc bago pumunta sa Laugh Tale ang Straw Hats. Ibig sabihin ito ay cell buff na makukumplata ni Luffy ang apat na road poneglyphs. At alam naman natin na isang road poneglyph na lang ang kailangan ni Luffy. At yun na nga may kaapat na road poneglyph na nasa ilalim ng pananalaga ng misteryosong individual na nakilala bilang man marked by flames. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Ay individual na ito na kaya na naghihintay ngayon si Elba fam man marked by flames sa may hawak ng huling road poneglyph? O siya na kaya ang isa pang misteryosong karakter na nakahawig ni Shanks na pinakita sa mga nakaraang chapter? O baka naman iisa lang talaga ang dalawang misteryosong individual na yun? Grabe, talagang hindi nauubusan ng mga pasabog at excitement ang mga paparating na kaganapan sa One Piece. Tayo na ang bakala fam na mong share dyan sa comment section sa baba kung sino ba sa tingin nyo ang misteryosong karakter na ito na naghihintay sa pagdating ni Luffy sa Elbaf.